kamusta tayo ngayon mga kamotospeed? So magpapalit ako ng throttle cable ngayon. So yung papalit kong throttle cable ay pang XRM125. Ito siya. So XRM125 long. Tapos yung brand niya ay Crayon yung nilagay ko. So tinanggal ko na yung ano niya, throttle box. So ito yung ano niya, naka quick throttle pala ako. So ito yung mga ibang ano niya. So yung carb ko pala, pinalitan ko na. So 28mm Poso KSR. So ang nangyari doon, kasi sa 34mm ko ay ang problema sa kanya ay maano sa gasolina. Medyo magasta siya kapag pinultang mo yung V-rate. Tapos pag nagpalit ka naman ng maliit na jettings ay ano naman, parang hindi naman siya makatakbo. So pinalitan ko siya ng 28mm. Pero mas malakas pa rin yung 34mm. Kasi madali lang niyang makuha nung yung 160. Pero tong ano, 28, medyo mas mahina siya. So dito sa 28mm, medyo mahirapan na tayo makahabol sa Raider FI, lalo na kayo na naka-ECU na yung Raider FI. So mas mahina kasi itong 28 kesa dun sa 34. Yung 34 kasi mas madali niyang makuha yung top speed. Yun ang maganda sa 34mm. So pinalitan ko siya kasi mas ano, mas tipid sa gasoline itong 28mm. So para mapatayin yung Raider FI, dapat 34 yung card mo. Kasi yung 34mm mas mabilis siyang mag top speed. Kaya lang ang problema, lagi akong ano, lagi malayong biyahe ko. So Dingras hanggang San Nicolas. So medyo naanuhan ako sa gasolina. Kaya pinalitan ko siya ng Koso. So ito, mas matipid na siya ngayon. Pero yung lakas na, medyo malakas pa rin siya. Kaya lang, mas malakas pa rin talaga yung 34mm. Ang problema lang sa 34mm talaga ay magasta siya sa gasolina. So pwede mong patipidin. Pero ang problema naman, medyo mahina naman siya. So, yon, pinili ko tong 28mm na Koso. So, eto siya. Ah, di masyadong makita. So, ilawan natin. Yeah. Ah, yan. So maliwanag na siya. So Koso. So original po tong Koso ko, hindi siya fake, hindi siya local. So yan. 28mm original po siya. Tingnan natin sa loob, yan. Yan, pinalitan ko na siya. Yan, tapos tingnan natin sa kabila. So yan. So yan naman, KSR Evolution. So maganda po yung hatak niya. So hindi ka magkakaproblema sa hatak niya. Malakas siya. So matipid siya na malakas. So yan, so papalitan na natin yung cable ngayon. So lagay muna natin. Wala kasi akong tagahawak eh. So ngayon na nagpapatayo ng size ng carburetor, hindi ko na alam kung mapapantayan pa natin yung Raider FI ngayon. Kasi lalo na ngayon na naka-ECU na siya, naka-racing ECU na yung Raider FI. So mas pinalakas na siya kasi ngayon. So susubukan natin sa mga susunod na video, titingnan natin kung kayanin pa ba ng Raider carb natin yung Raider FI kahit na bumaba yung size ng 20, yung size ng carburetor. Naging 34mm, naging 28mm. So titingnan natin sa susunod na video kung makakapantay siya. So hindi ko lang alam kung makakapantay na siya kasi yung Raider FI kasi 32mm kasi yung throttle body niya, yung kalaki ng papasok na hangin. Eh para mapantayan mo yon, kailangan mag 34mm ka para malaki rin yung hangin na papasok sa loob ng cylinder head. Mas malakas kasi kung marami yung pumapasok na hangin sa cylinder head. So ngayon, mas maganda pa rin na
34mm sana yung carburetor, pero pinalitan ko na. So heto na yung ano niya. So una ilalagay na natin dito. Yan. So sunod ay lalagay na natin tong ano, cable. So yung naputol ay tatanggalin natin. So ito po yung naputol. So sunod ito, papasok natin dito. So sanang battery natin siya ipapasok. Push in na lang natin siya. So pagkatapos na nalagay na natin tong ano niya, so yung takip naman niya yung ilalagay natin. Tapos Allen wrench, panghigpit. So ipasok natin yung cable kung saan natin tinanggal kanina. So doon din natin papasok yung throttle cable kung saan natin tinanggal kanina. So higpitan natin siya ng 14mm yung nut niya sa may throttle cable. So 14mm yung pinanghigpit ko. So pagkatapos nating higpitan yung nut sa may throttle cable, so yun namang allen wrench sa may throttle box, yung tornilyo niya ang allen. So yun naman ang hinigpitan natin at inayos natin konti para may saayos siya. So allen wrench yung ginamit ko kasi allen bolt yung tornilyo sa may throttle box. So hinihigpitan natin yung tornilyo sa may throttle box. So pagkatapos niyan ay tetestingin natin yung throttle pipe naman dun sa viritan niya kung maayos yung pagkahigpit ko, kung naiayos ko lang naman siya. So nilagay ko rin siya sa kung saan ko siya tinanggal yung throttle cable. So kung makikita nyo ay din ko rin siya ipinesto. Ang susunod na naman na gagawin ay yung paglagay ng cable dun sa may piston ng carburetor. So mas mahirap kasing ilagay yung flat slide kaysa dun sa round slide na carburetor. So panoorin nyo lang mabuti kung paano ko nilagay yung cable dun sa may piston ng carburetor na flat slide. So mas mahirap kasing ilagay kung nag-umpisa ka pa lang na naglagay. Pero pag sanay ka nang maglagay, so mas madali mo lang siyang ilagay. So gayahin nyo lang yung ginawa ko para madali nyong maipesto yung throttle cable para hindi kayo mahirapan. So kanyan lang yung gawin ninyo. So naiayos na ating throttle cable sa may piston. So ngayon papasok naman natin. So meron naman siyang guide. So hindi mo may papasok yung flat slide na piston sa carburetor kung hindi siya nakaposisyon. So meron siyang posisyon kung paano ilagay yung piston ng carburetor. So yan, naiayos na natin. So tetestingin natin mamaya kung ayos na siyang ano, ibirit. So naipasok na natin yung ano niya, yung throttle cable. So tingnan nyo lang maigi kung paano ko siya ano, inayos ng mabuti. So gayahin nyo lang kung kayong maglalagay ng throttle cable sa may carburetor. So kailangan nyo ring check upin kung kayang ibirit lahat, kung kayang tumaas nung piston lahat kapag binirit mo yon. So bibiritin mo siya kung tataas lahat yung piston para matingnan mo kung mabibirit mo siyang lahat. Kasi meron din yung mga iba na pag binirit mo ay hindi siya ano, tataas lahat. So merong naiwang kunting birit. So ang gagawin natin dyan para matingnan natin kung nakabirit siya lahat, so kakapain natin yung piston. So kakapain natin siya para makita kung siya ay ano, mabibirit mo lahat. So makita mo dito sa may video na kinapa ko yung ano, piston ng carburetor.
para ma-check up talaga kung tataas talaga yung piston. So, kung saan yung hangganan ng piston kapag binirit mo lahat. So, dapat check upin mo rin kung mabirit lahat para pag nag-drive ka eh, magbibirit mo lahat. So, ang susunod na naman, so, i-check natin kung naikpitan na lahat yan. So, 40mm. Saka, tignan natin yung isang ano, mga nut natin dyan kung naikpitan rin. So, papaanda rin na natin siya mamaya kung ayos na yung pagkabit ng cable. So, kailangan i-testing din kung nasa ayos yung paglagay natin. So, paanda rin na natin kung ayos ba siya. Ayos na siya. So, dapat kabit mo yung manubela kung hindi pa siya tataas yung idle. So, yan. Ayos siya. So, sa kabila naman. So, ayos. So, kailangan mo i-check yung ganun. Baka sakaling mali yung nailagay mong cable. Eh, pag ginanyan mo, eh, bibirit siya. Kahit sa kabila, pag ginanyan, bibirit siya. So, dapat i-check mo maigi. So, hanggang dito na lang yung video. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo at pakipindot yung bell para update kayo sa upload kong video. So, sa sunod na video ulit.